Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan ng mga empleyado ng perfect na manager o supervisor eh. Ang kailangan ng mga yan, yung masayang leader sa kumpanya na ipaparamdam sa kanila na exciting pumasok araw-araw. Diba? Sino ba naman gusto rito pumasok sa trabaho nila na pagpasok nila sa lubong kagad sa kanila ng manager nila o bisor nila na kasimangot agad? Punong-puno ka agad ng negative vibes pagpasok mo palang sa trabaho. Isipin mo ha, ang ganda ng tulog mo, buo yung tulog mo, walong oras. Ang ganda ng umaga mo, ang ganda ng sikat ng araw, papasok ka ngayon sa trabaho, walang traffic. Sobrang saya mo, motivated ka buong araw. Tapos pucha, pagkuha mo palang ng time card mo, pagsaksak mo palang ng time card mo, meron na kagad bubungad sa'yo. Sasalubong na kagad sa'yo yung manager mo o bisor mo na napakabigat kagad ng aura. Yung mag-good morning ka palang dun sa bisor manager mo, sir, good morning sir. Ganto lang isasagot sa'yo. Tangina! Hindi naman sa pagiging demanding, siyempre empleyado ka. Siya pa rin yung masusunod, siya yung bisor, siya yung manager, wala kang magagawa. Pero minsan magtataka yung ibang may-ari ng kumpanya bakit parang nauubos yung empleyado nila. Bakit napakaraming umaalis sa trabaho? Kasi putang ina, papasok ka pa lang, gusto mo nang umuwi. Yung inipon mong lakas ng loob sa umaga para lang maging motivated ka maghapon sa trabaho. Pucha, pagpasok mo pa lang, di ka pa nagsisimula mag-duty, gusto mo nang umuwi. Hindi ka na pumapasok dahil excited ka, dahil natanggap ka sa trabaho, sobrang saya mo, another fucking opportunity na naman sa buhay. Hindi. Kaya ka na lang pumapasok kasi para kumita, para sumahod. Pumapasok ka na lang para sa pera. Ito yung madalas na sinasabi ng iba. Hindi mahalaga kung malaki yung sahod mo o hindi. As long as masaya at healthy yung environment at community mo sa loob ng trabaho, magtatagal ka. Diba? For example na lang ganito. May dalawa kang tropa. Yung isa, ang laki ng kinikita niya dun sa trabaho niya. Yung isa, sakto lang. Minimum. O sige, provincial rate. Pero yung tropa mo na napakalaki ng kinikita sa trabaho, araw-araw na lang akala mo gusto na sumuko sa buhay. Ni hindi mo na rin makausap. Yung vibes niya, pag pinausap mo siya, akala mo laging bad trip. Na tipong kakauwi niya lang galing sa trabaho, hindi mo makausap kasi sobrang dilim ng aura sa paligid niya. Na magtataka ka, kahit papasok pa lang siya sa trabaho, wala pang nangyayari, bad trip na. Tapos yung tropa mo na simple lang yung sahod, magkano lang, tapos tamang minimum lang yung sahod, pucha, sobrang saya. Sobrang happy. Akala mo hindi tumatanda. Gustong gusto niyang pumasok, okay lang sa kanya kahit libre na yung OT, kahit mag-charity pa siya sa umaga, okay lang. Ganadong ganado siya pumasok kasi yung environment doon sa loob ng opisina nila, yung bisor o manager nila, sobrang good vibes lang sa trabaho. Pinaparamdam sa kanila na exciting pumasok araw-araw. Nagets niyo yung punto? Ikaw, tatanungin kita. Kung anong isasagot mo dito sa comment section, malalaman ko kung anong klaseng tao ka. Mas pipiliin mo bang above minimum yung kinikita mo pero sobrang toxic ng lahat ng tao sa paligid mo pagdating sa trabaho? Na halos gusto mo nang umuwi kahit papasok ka pa lang. Pinag-uusapan ka ng mga tao dun sa kumpanya kahit wala ka namang ginagawa. Hindi ka pwedeng magreklamo kasi kahit tama ka, mali ka, tapos kapag mali sila, kailangan tama sila. Yung tipong bawal kang mag-explain ng side mo pagka may problema ka sa kumpanya kasi sila yung tagapagmana. Sila yung super duper sip-sip sa kumpanya at wala kang magagawa. Okay lang ba sa'yo yun? O mas pipiliin mong tamang sakto lang yung kinikita mo pero araw-araw excited kang pumasok sa trabaho? Yung tipong hindi mo na tinitignan as katrabaho yung mga katrabaho mo, kundi mas tinitignan mo na sila bilang mga kapatid mo. Na tipong sila na halos yung pangalawang pamilya mo. Masaya ka araw-araw, excited kang pumasok, okay na okay sa'yo kahit minsan hindi na nababayaran yung OT mo. Basta yung manager at bisor nyo laging may pakulot, pinapasaya kayo, pinaparamdam sa inyo na araw-araw excited pumasok. Sobrang galing ng leadership niya, halos wala ka nang masabi. Feeling mo, halos kadugo mo na yung mas nasa ibabaw sa'yo. Anong mas pipiliin mo dun sa dalawa? Ngayon, babalik tayo sa umpisa. Sa totoo lang, di ba? Hindi natin kailangan ng perpektong manager at bisor. Ang kailangan natin yung leader na mapaparamdam sa atin na excited tayong pumasok araw-araw. At yun yung reality. Yun yung real talk. Hindi lang kasi masabi ng ibang tao kasi natatakot sila baka tanggalin sila sa trabaho. Nakuha nyo? Yun lang. Peace out. Let's go.